Pangsanlibutang ulat. Mula sa sinasapian tungo sa kapayapaan. Cameroon, October 14. Ang ibig sabihin ng pangalang Salome ay kapayapaan. Ngunit ang kanyang buhay ay hindi mapayapa sa Cameroon. Siya ay nagdusa ng husto dahil sa demonic possession o sa pagsapi ng masamang espiritu. Nagsimula ang lahat noong naghahanda si Salome para sa kanyang entrance exam sa kolehiyo. Matalino naman si Salome pero apat na beses siyang bumagsak sa exam. Kaya, naghanap siya ng guro para sa karagdagang tulong at sa unang klase pa lang ay inanyayahan siya ng guro na manalangin. Ang guro ay isang Adventist at sinabi nito na ang buhay na naaayon sa Diyos ay makakatulong sa kanya na makapasa sa pagsusulit. Pumayag si Salome, pero sa kanyang isipan ay namumuhay naman na siya kasama ng Diyos. Ngunit nang magsimulang magdasal ang guro ay nagsimulang sumigaw si Salome at magsabi ng mga kakilakilabot na bagay laban sa Diyos. Nagpatuloy ang pagdarasal ng guro hanggang sa kumalma si Salome. Wala siyang maalala sa nangyari. Sa sumunod na araw sa oras na kanilang pananalangin, ang dalaga ay sinapian muli at sumigaw laban sa guro at laban sa Diyos. Dito na nagsimulang mag-isip ni Salome na hindi siya nabubuhay kasama ang Diyos kaya't siya ay nagpa siya na makipag-aral ng Biblia sa kanyang guro. Nagsimula siyang mamuhay ayon sa mga prinsipyo ng Biblia at nagpasya siya na magsimba. Pagkatapos, siya ay sinapian ng masamang espiritu sa loob ng kanyang tahanan. Paralisado si Salome at 3 oras na nanalangin ang kanyang kaibigan para bumalik siya sa normal. Sa isa pang pagkakataon ay sinapian siya ng masamang espiritu sa loob ng simbahan sa isang seremonya ng banal na komunyon at sinubukan ng masamang espiritu na kitilin ang kanyang buhay. Sa bawat pag-atake ay napagtanto ni Salome na ang kaaway ay naiirita sa kanya, kaya nagpa siya siyang tanggapin si Jesus sa pamamagitan ng bautismo. Sa araw ng kanyang binyag ay sinubukan pa rin siyang pigilan ng masamang espiritu ngunit sa maraming paghihirap ay nakapasok siya sa baptismal pool. Pagkatapos ng binyag ay hindi na siya sinapiang muli ng masamang espiritu at siya ay nakapasa na rin sa entrance exam at nakapasok sa kolehiyo. Ngayon si Salome ay 31 taong gulang na. Siya ay isang diakonesa ng simbahan at alam niyang mas malakas ang Diyos kaysa sa masasamang puwersa. Ang bahagi ng 13th Sabbath Offering sa quarter na ito ay makakatulong sa pagbubukas ng isang Adventist school sa Cameroon. Maging bukas palad tayo sa ating mga handog.